pakinggan kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag sa Panginoon at sa tulong ng ilang kapangyarihan niya. Isuotin mo ang balotika mo ng Diyos upang mapaglaban ninyo ang mga lalang ng Diyelo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga Pinuno, mga makapangyarihan at mga tagapamahalan ng kadilimang nakamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukong spiritual na kasamaan sa ipapawin. Kaya isuot ninyo ang balongin mula sa Diyos sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay makatapos kayong nakatayo. Pagpalaan ng Diyos sa ating binasang talaga ay umaga. Kung ating pong titignan, ang bisikulo na ating pong binasa ay matmating sinasabi ng Apostol Pablo sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Kapitan po tayo sa bawat isa po sa aming nanahari ng inyong umaga ay magaling po ng itinigin o sinabi na dapat lagi natin iso. Dito lang po sa ating teksto, dalawang pieces po niyang inuwi, dalawang pieces po niyang sinabi na dapat ating isuot ang pag-uwi ng Diyos. Kaya yung mga nais ko po buksan niyo pong isipan, nais ko po kayong hamunin sa salita ng Diyos sa paksa na ang dadalhin na lumabas sa pamagat na bihis na taong Palaban. O sa English ay bihis for the battle. Ang kasuotan ng isang taong sundalo o kasuotan ng isang tao. Nang ninyo tinanong ko kay Pastor kahapon, sabi ko, Pastor, kung ano ba'y nakalihan ang mga sa turbino ay hindi pa akong magsuot ng turbino, yung turbino ng sundalo, magdawa ko ako, Pastor, sa turbino. Ang sabi niya ay, pwede naman, basta na alulungod sa Diyos. Minarastan ko ako sapatkan, wala ko akong nakita. Wala ko akong mahiyam na nagsunod ang rambo, kasunod ang sundalo. Kapatak ko, mayroon po akong nakita o mayroon po akong naharap na hiyam. Hindi po baro ang sunod ko ngayong mara. Hindi kasunodan ng isang sundalo. Yan ang pinatawa namin. Kasunodan o taong para. Amen. Ang tayo po ngayon sa sarulan, nakikita na po natin ngayon ang iba't ibang uri po ng panamit. Na nakita po natin na habang dumadaan ang panahon, laging nang doon nakikita natin ang napakaraming mga bagong disenyo, bagong mga kasuotan, bagong panamit. At sa tuwa po natin, dito po sa ating tekstong binasa, ibigay po niya Apostol Pablo na tayo nagpag-isa kay Kristo. Ang sabi po niya dito, tayo nagpag-isa kay Kristo, dapat daw po tayo napakakiba sa unang prinsipulo. Nakapakatakad tayo sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit po ito sinabi niya Apostol Pablo? Kapagkat nakita alam niya Apostol Pablo na ang paniniwala ang aming pagkakilala sa Panginoon at aming pagsunod sa Panginoon, hindi po ito basta-basta. Kung kaya ginagin niya ang tayo ay dapat magpakataan at magpapatiway sapagat ang pagsunod sa Diyos, hindi po ito lalo-lalo na. Ang pagsunod sa Diyos, ito yung uri ng isang pakikipaglaba. Ang tanong ko po kayo na ay, lahat pa sa iyo'y gustong pakipaglaban.
ay may tatlo, lima. Sabi ni Pablo, makapagpatibay nyo, kaya inuwin nyo rin, ang sabi niya, pagkatapos na mga pagpatibay, ibigilin po niya ang dapat po natin lalang iso. Nagawa natin na asunod sa atin ang parokya ng Diyos. Dahil nandito sa atin, hindi po ito mansin, hindi po ito mawala, sapagat ang sabi po ng aking teksto na binasa, ito yung aking protection para sa ating pakipaglaban o pakipaglaban sa ating kalaban. Kaya napaka-importante at napaka-aralan yung tayo na naging buhamang kalaban. Tignan mo nga yun sa talimuan na yung nabagulong. Wala ko yung mga pa kung siya yung mga kalaban. Ayun mo. Bihis kalaban! Amen! Rakunin nyo sa buhay mo ng tao, makikita ka mga tao sa uri ng kanyang pananakit. Kami mga driver, pagpapasasin sa amin, dahil po sa kanyang nasukulan, dahil po sa kanyang dali, hindi na namin tinatawag kung saan namin siya yanapit, alam namin kung saan namin siya nalali, sapagat doon sa muli ng kanyang kasuluhan. Kapag gumawa ng kulay golden strike, nakapag meron siyang pataas na kita, pagkumalay na muna kung saan siya nagaloy. Pagkumalay na kasisip na ating siya nabuti, nakapantalawang, nakasapagos na namalay na muna kung saan siya pumunta. Pagka makakita ka ng isang tao na kanyo na kakalit ng puti, puti pa, puti ataas, puti ang pantalawang, mayroon yung simple yung puti, alam mo na yun kung saan siya nagaloy. Mas po yun. Kapag nakakita ka naman ng tao na suho, puti pa ba ang karang patas ng hanggang dimetso ang alam sa tala, mayroon siyang hugis na kapilog dito, alam mo na rin kung saan sa tala sa sigma ayon, bakit yun? Tinatawag na kapamahalaan. Maraming
manginig sa kautada, alam namin kung sino pumapara sa amin. Pagpinara kami niya ng kulay-ulis ng taas, nakapantalan siya ng itin, may guli-guli ko, at pinara kami, at sabi niya, tabi, hindi kami pwedeng hindi tatabi, sapagkat dahil mo sa kanyang kasakutan, dapat kami sumunod at dapat kami dumaraan. Alam niyo na po, kami yun, puso yun! Umarong nakita ko ng payaro, mas maliit pa kay yung kay Batumulong, mas kaya pa kay Batumulong, mas maliit pa. Nakakalawin pa sa pangalan na kaya ng pangalimin sa kanya. Kami! Tumakas sila. Bakit? Dahil sa kanya na nasubukan. Mayroong kapuri, may kapangyarihan, may kapamarahan sa kanilang nasubukan. Kaya po ngayon umakakuin na po, siguro kung ako'y magsasaktunan, di ko na kayo ang mamangaraw sa inyo ng salita ng Diyos. Sa para sa inyo'y wala akong kapamahala at wala akong kapangyarihan. Mamangaraw ng salita ng Diyos, kaya ako nang daw. May kapamahalaan sa kasuotan. Amen. Kaya ito ang dahilan. Ito ang ibibigay ni Pablo. Kung bakit na ibibigay na sa amin pagkakilalaw sa amin, bakit ipag-isa sa amin, Panginoon, na dapat namin nandito ito sa atin, sapagat ito yung kapamahalaan natin sa amin, bakit ipagbaba sa ating kaawal. Nakapit na naman kayo ng mga taong sumasabukan ng Iraq. Sino na nakita nito ng pelikula, yung Panginoon ng Lord's Offering, yun ang katulad ng mga tawag na niya harapulat ng kasuotan ng sa Biblia. May hinumin siya, may hinumin siya, proteksyon. Kapag at kung ang isang tao sa sagupan ng iba, takas mo lang, matalis mo matal. Amen? Kaya bawat tira, nakakaroon tayo ng sini, nakakaroon tayo ng pinigula, bawat igma, kung pinigyan ang baraga, kung pinigyan ang proteksyon sa kawan, kapag ang kasuotan, ito'y ating proteksyon, ito'y ating kapamahalaan sa ating pakikipagpa. Kaya nung makita po natin, ang sinabi ko ito, kung ating mapasahin ng Ephesians, kung ano ba itong baluti na sinasabi ni Pablo, na ibinigin dapat lagi na sa amin, ay kung titignan po natin, basahin natin po yung ating teksto, mula na tayo simulang busyoso. Na kung saan makikita po namin itong baluti na sinasabi ni Pablo. Kung ano ba yung baluti na ito, ano bang kasubukan ito? Maaaring inisip ninyo para itong nakikita sa panlabas. Maaaring nakikita nyo, ay, purumang parang ito. Nakapurumang na ito. Sundalo, nakapurumang parang ito. Makita po natin kung ano po ang kasulukan ito sa nasabi ni Pablo, dapat lagi isuot natin, masabi natin sa murang parang Brexit hanggang isuoto. Sabi niya ang tumulit-mulit niya. Kaya isuot ninyo ang parotin mula sa Diyos sa gayon yung mga katagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng mga sa mga araw ngayon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay makatagpatin kayong nakayo. So ito ang dahilan, bakit kami natin isuot ito. Sabi niya, kaya't makinanda kayo, gawin ninyong bibigis ang katotohanan, itakip sa bibig ang panlabak, itakip sa bibig ang galunin ng pagkakuli, at isuot ang panlabak na pagiging handa sa pangalan ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Tatlayin ninyo bilang pananggap pamatay sa lahat ng nagliliyaw na pangasok ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kalob ng Espiritu sa makatawid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamagitan ng pananalig at sumama.
Manalangin, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon sa pagnubayan ng Espiritu. Kaya tayo kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hilingan ng Diyos. Ito po nakita natin kung ano po itong hilingin o kung ano po itong kasuulan na ibinigin ni Pablo na dapat naging isuot at naging taglayin natin bilang mga anak ng Diyos. Ang muna po makita natin, ang sabi po dito ay yung ating baluti sa dibdib. Ano ba itong baluti sa dibdib? Ang sabi dito, ang baluti sa dibdib, ito ang takbiran ng Diyos. Nasa ating pumuhay, alam po ninyo yung isang tao na sumusunod ng gera, mayroon po siyang tinatawag natin baluti, takipuno sa dibdib. Ha? Brisket na tinatawag. Ito po yung sinasabi na ito po ang laging dapat sa ating dibdib ang katumihan ng Diyos. Dahil lahat tayo na sa katumihan ng Diyos, kaya naman hindi po tayo pwede madali ni Satanas. Kaya naman hindi po tayo pwede dayaan ni Satanas sapagkat tayo ay nasa katumihan ng Diyos. Amen. Kaya bilang Kristiyano na doon, huwag po natin alisin. Huwag po natin hiwalay ang katuluyan ng Diyos sa buhay na natin. Pangalawa ay panyapat. Kaya sinasabi nito na dapat ay mayroon po tayong panyapat na ang tinutukoy po ng panyapat na ito yung tayong lagang hangga sa pahayag o pangaral na mabuting balita. Sapagat bilang isang nahanapalata at bilang isang Kristiyano ay dapat po tayo ng doon na hangga sa pahayag na mabuting balita. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, ito'y ang mabuting balita, hindi po na ito'y inalimhiyak na ihala at ipangaral sapagkat ang sabi ko doon, ito ang kapanggalingan ng Diyos para sa ikaliligtas ng trigo ng lugar sa lahat ng lahat. Amen. Ito ang kapanggalingan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat lahat. At as mo tayo kalasap, ang sabi niya po nito, ito yung pananalig natin sa Panginoon. Alam po yung talasan niyo kung nakalagay nito panandalan. Ang sabi po ng ating binasa, ang talasan na ito ay ito yung tinutukoy na tumutukoy na ang ating paniniwala at ating pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang bawat isang tao may pananampalataya, ito yung talasan niya. Ito yung kanyang pananda, sabi po ng ating teksto, ang pananda, ang kalasan na ito yung ating pananda at pamatay sa lahat na naglihiyaw na pasok ng araw. Magkailan po na lang nandun sa atin po yung kalasan o nandun tayo ang buhay sa ating pananda at pananampalataya sa Panginoon sapagkat bawat oras, bawat araw may pasok si Satanas na ipinatama sa atin. Kung wala tayo ng lagi, tapos patay tayo. Kaya mahal tayo yung panahalig at pananampalataya. Sa bawat pananampalataya, ang mga kapatid, ang tao ng pananampalataya, kaya naman, ay hindi po siya takamaan ng pasok at pamunta ni Satanas. Sapagkat mayroon po tayong pananda. Kasi mo po yung hilingin. Ang tinatawag na hilingin ito po yung nagpapahayag ng ating kaligtasan sa Panginoon. Hilingin ng kaligtasan. Ang tao sa nangangapalataya at humilay sa Panginoon kapag nandun sa kanyang hilingin nandun ang kanyang proteksyon, nandun yung kanyang pagiging ligtas sa lahat
ng gawa ni Satanas. Ang kasunod ay ang tapak na ang tapak na ito yung sandara. Ang sabi ko po, ang tapak ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ang sabi ko rito, kung aking tinignan ito po yung patutuhan ng salita ng Panginoon at ang sandara nito ang pinakamabisa sa lahat ng uri ng sandara. Amen? Tumpurin ba kayo ng tapak na ito ang pinakamabisa ng sandara? Lamas na ito na sangayon sa akin. Pero sa ating pataan, sa ating babasan ng salita ng Panginoon at maging sa ating observasyon ng lahat. Pag nanonood ako ng sini, nanonood ako ng pinikula, ang kanilang nasandata, huwag ito sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang sabi ng Hebrews chapter 12, chapter 4, verse 12, hanggang sa paghiwalayan ng kaluwang Espiritu, huwag ito sa ito. Pero ang masabi ng mga sandata, nakawalan ng Diyos. Amen. Nakayo ba yun? Nakawalan ng Diyos. Pero bakit ang sabi nito, kunin ninyo ang tapak na salita ng Panginoon. Ito ang sandara na kapag ang isang mananampalataya, lagi po kayo taradala ang kanyang sandara at ito yung iniwala. Walang takalo, walang nang mahanapin pa sapagkat nasa iyo ang sandara ni Panday. Amen! Si Panday! Sino na naman na Panday? Ganon, hinihanan ko lang po dito. Si Panday, kung nalang ako ng pinigil ni Panday, pag may muskada niya, wala, bakipas niya. Tutol. Ang mga kapatid sa ating bilang Kristiyano, dapat ang sandala natin, laging dati natin, laging kasama natin ang sandala nito, kapag ito'y isang panahon at isang tanggapan natin para tayo lagi magpagumpay sa lahat ng kaya at lahat ng gawa ng Satanas sa buhay ko na. Ito ang protection. Ito ang kasulatan na ibinibigay ng Panginoon na dapat huwag mawala sa buhay natin. Huwag mawala sa buhay natin. Sapagkat alam ni Panginoon kung bakit pinakailangan laging taglayin ko natin, laging nasa buhay ko natin ito. Sapagkat tayo bilang mga kumikilala at sumasampalataya sa Panginoon, mayroon tayong kinakaharap na matinitingnan. Tumitingnala na ang bawat Kristiyano ay mayroon siyang kinakaharap na lang. Tatlo lang ang naniniwala. Nais kong buksan ang inyong isipan. Ordinaryo naman ang libro, pastor naman, bisyap naman, ano man ang antas mo sa pagkakilala pa ng panakaya sa Panginoon. Bawang kumikilala at bawang magkakisa sa ating Panginoon sa Kristo, tayo'y nakaharap sa isang matinding laman. Ang tanong ko ngayong umaga, ang baka kayong lahat upang umaman. Maraming salamat ang kayo. Kapagkat kung hanggang kayo, inulusunod natin, kasagupaan natin ni Satanas ngayong umaga. Doon lang. Magsasagupaan at doon lang. Para kayong ulusunod, baka doon na, ayaw na naman umaga. Pinupag sa salita, Amen! Pinupag sa tunay na lama, marami na umulog. Amen. Pero ang sabi ni Pablo, hanggang suot-suot natin ang kasuotan nito. Ito ang ating kapamahalaan. Ito ang ating karapatan. Dahil mayroon tayo ng protection mula ulo hanggang pa. Kaya naman hindi po tayo pwedeng darawin at salimin ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Romans 16:19, ang sabi ng Lord, ang tayo, kapag na nasa utaan ang kasuotan
Diyos ito. Kaya tayo kailangan ng Diyos para sa paglaban. Balik tayo sa ating teksto. Sabi po dito kung ating titignan, hinawag tayo ng Diyos hindi lamang para maligtas at magmuhay. Kundi tayo nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, tayo'y nakaharap sa isang pakikipag para upakikipaglaban. Anong uri ng nabi nito? Hindi ko ba ang patungan ng nabi? Pakyaw? Kuching? Ipakyaw ang bawat naman na sumista dahil sa pag-iinas at sa pag-dawang pakikipagpala lalo na ang tago? Lalo ang sumista, lalo ang nakikinala bawat naman mo, lalo ang naman tumalas ang antas mo. Ganun din yan sa aming pagmilito at pagsunod sa Panginoon. Bawat ating pakikipaglaban, tumaas ang antas ng ating pagkakilala at ng pagiging anak ng Diyos. Amen! Kaya huwag tayong susunod sa larawan. Sabi ko ng ating binasa, kung ano po anong uri ng laban ba ito? Baka mamaya, dahil sa sarili ninyong ipinangaral ko sa inyo ang pakipaglaban. Baka maya pakulin ninyo sa inyong tahanan at hinahin mo kayo ang inyong kapitbahay ng labanan ay papatunan yung labanan sapagat ang sabi ng pangalan ng pastor ng Kristiyano ng Palaban. Kaya kahit hinahin mo kayo ng kapitbahay pinapatulang ninyo yung laban. Hindi ko gano'n sinasabi ko kayo kumala. Amen! Ang laban ay hindi naman ang laban sinasabi ng ating teksto. Ang laban ay hindi naman hindi laban sa laman at buto. Ephesians chapter 6 verse 12. Ang laban ay spiritual na laban. Amen! Hindi po ito laban ng physical na pakawag na nabamot sa ilang kaklas mo. Ano ka tayo? Kapo tayo? Pakulang mo na. Laban espiritual. Masaya na personal. Dapat kung makalala ang unawa natin, bawat Kristiyano dapat mamawaan po ang uri ng pakikipagdaan nito. Dahil bawat kumasaran, bawat minuto, mayroong hangon ng labanan sa buhay natin. Kung natin ang uri ng laban. Amen. Sabi po niya, sapagkat ang kalaban namin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahalan ng kadiliman, na mamayari sa sanlibutan ito ang mga hukong espiritual ng kasamahan sa inyong. Ang laban namin hindi sa katawan, laban hindi sa tao, hindi ito yung laban espiritual. Laban kaligtasan. Laban sa impyerno. Laban ang Diyos. Laban sa impyerno. Laban sa Satanas. Kaya ang laban ito, laban natin, laban. Laban sa katotohanan at doon sa kasinungalingan. Amen. Sabi niya sa akin, ang mga tao na nangyayari sa ating labanan ang anak ko ninyo ang sekreto pagka sa isang laban para mag-aano at mag-aing po ang laban ay para kung daro ng Jesus. Hindi mo dito kung daro ng Jesus. Sabi ko, marami. Ah, iba yung sarado, iba ang pinutuntok ng sarado. Ang laruntis, ito yung kahanuntunan ng ating laban. Sapagkat sa laruntis, mayroon din. Hari ang pinag-uusapan, hari ang pinaglalabanan. Kaya para matalo mo ang laban, hindi tanggong sa lakas, kukunin mo dapat.
meron kang lupa. Kaya ang sabi niya, ang laro ng ang laro ng mga kes, ay ang laro ng lupa. Amen. Sa parang ang nakita namin, importante sa kapan ng mga kapatid, alam mo at kilala mo kung sino ang iyong kalaban. Ang Biblia o ang salita ng Diyos ay makikita ko namin ipinangilan ang Biblia o ang salita ng Diyos kung sino mo itong kaawa natin, kung sino mo itong kalaban natin, na kaya na ang sana kung makalina ang sandala natin ay salita ng Diyos. Sapagat ang isang tao ang piyasa at punong-puno sa salita ng Diyos, kaya naman hindi siya pwedeng dayarin sa karas sapagat kinalaman ang kanyang kalaban. Dahil sa salita ng Diyos. Kailangan niyo kung sino kalaban ninyo. Amen! Tanong mo sa kailangan niyo kung sino kalaban ninyo. Amen! Sa talas. At kung aking pag-aaralan ng Biblia, ang laban ko'y sinimulan ng demonyo, sinimulan sa talas doon sa langit, wala pa man kreisyo kung hindi ko mang ginawa ng Diyos ang daigit, kaya doon po lang mayroon ang nanganap na nalapalan, mayroon ang nanganap na tigmaan sa langit. Makikita namin sa Revelation o sa Pahayag chapter 12 verse 7-9 o buong chapter 12 kung natin itong mabasahin, nandyan po yung sinasabi na lumitaw ang pangkuhan ng talong. Ang talong na ito, ang tinutukoy ay wala na ba kundi ang Diablo sa talas na naging kaaway ng Diyos. Kaya kung ang Diyan mabasahin, nandiyan si Nibira para ang Diyan na nagpagbaka, nagpagdigma sa lahat ng tampon ng tampuhanan sa lalong nito. Nagpagbaka, nagpagdigma sila hanggang doon sa kanilang nagapi at nalulit ang tampon na ito. Nangyarawang nung nagapi at nalulit nila ang tampon na ito, ang sabi ko nun ay ipinagsak sila dito. Sarap, hindi ako, bilang saksila ng Diyos dito sa lupa. At yung binasak niya, ang Diablo nito, makita ko lang ito yung matandang ahas nung ginawa ng Diyos ang Jardin ng Eden. Ito yung matandang ahas na sumira at gumana sa unang taong ginawa ng Diyos. Siya ang gumana ng iba at kailangan na kung titignan natin inalat ng ahas na ito ang mga taong ginawa ng Diyos para kanilang labahin at para kanilang sabay-surayin ang utos at ipinagpili ng Diyos sa kanila. Kaya kung titignan ang pag-aaralan po natin, yan ang misyon at ang layon ng kaaway natin sa Satanas. Yan ang kanyang misyon at kanyang layunin. Bakit siya nito sa himpag-usap sa taibig na ito? Bakit siya nito sa sanibutan? Ang kanyang layunin, ang sabi ko ng John 10 verse 10, na kanito ang magnanakaw. Ang magnanakaw na ito, pinutukoy ay si Satanas. Na kanito ang magnanakaw, hindi pa magnanakaw, pumunsa, magdaya, at humakalit. Yan ang misyon, yan ang layunin ng Diablo sa bawat buhay ng bawat tao na ipag-isa sa ating Panginoon. Ang misyon niya ay kanyang silangin, kanyang dayarin ng pakikipag-isa sa Panginoon. Kaya ang ating pong susundan pag-aaralan ng Biblia, natala sa banal na kasulatan, narito sa banal na kasulatan, natala ang napakaraming mga taong ginamit ng Diyos sa pakikipagbaka o ng pakikipaglaban. Noong ang mga Israelita ay napunta sa lugar ng Egypto at ginawa sila ang alipin, ginawa sila ang utusan ang doon sila ay nagiging kawawa, pinapahirapan ang bayan o lang ako ng lalim ng Diyos. Makita po natin ang Diyos, tinawag niya si Moses. Tinawag niya si Moses upang kanyang ipagtanggo at ipaglaban ang bayan ng Diyos sa kamay ng Pao. Makikita po natin ang Exodus chapter 3. Ang Diyos tumawag ng Moses
Kung ang demonyo'y may magpahamod ang Diyos sa tawag ng Bihis para kanyang pabayarin ang mga anak ng Diyos. Maging makita po natin nandito na pangalaman laban sa 1 Kings chapter 12, beginning 20, na doon makita natin kung mayroong anak at bisibid ang Diyos sa tawag ng Elias upang paglaban ang kapulunan ng Diyos. Sa unang Samuel, chapter 17, kung ang titignan, nung bitawang isang tagpuhan ang Goliat, inurusi-usi niya ang bayan Diyos, nilalayan-layan niya ang bayan Diyos. Makita po natin, ang Diyos, kung mayroong Goliat ang demonyo, ang Diyos tatawag ng David para ipaglaban, ipagtanggol ang sanahan ng Diyos. Makita natin mag-isa, bagong tipan, kung mayroong nilo, ang Diyos tatawag siya ng Pablo. Kaya nandito na napakaraming kasaysayan, napakaraming matala sa banal na kasalanan, mga tao na pinagbara, mga tao na pinaglaba, napakat ang Diyos. Mga kapatid, tinawag tayo para ating darating at ating ipagpatuloy ang laban. Amen. Kaya para tayo maging tihasa at tayo maging mapagtagumpay sa uli ng laban, mahalaga na ating makilala kung ano yung galaw o ano yung aming kalaban. Sabi ko ng 1 Peter chapter 5, verse 8, ang kalaban ng Diablo ay parang siyang milog umaatungan na laging maligit at laging naghahanap ng kanyang masisira. Para sa milog, laging nag-aabang, laging umaatungan yan, laging nag-aabang ng kanyang masisira. Sa Ephesians chapter 2, verse 2, ang ating kalaban ay siya'y prinsipe ng kasamaan. Binanggit ko na siya'y prinsipe ng kasamaan. Sa John chapter 8, verse 44, ang sinabi po ito ng ating kalaban, siya yung ama ng kasinungalingan. Ang diablo ng ating kalaban ay siya yung ama ng kasinungalingan. Kaya ang laban natin, katotohanan, laban sa kasinungalingan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, John 14:6, masabi niya, ako ang daan, ang katotohanan. Sino yung katotohanan? Si Jesus Christ. Sino yung mga kasinungalingan? Ang demonyo. Kaya ibig sabihin, lahat ng panik sa Panginoon, lahat ng sumasampalataya sa salita ng Diyos at lahat ng panik sa katotohanan ang laban natin, kasinungalingan laban sa katotohanan. Amen. Kaya kung titignan po natin, yan ang ating kalaban. Siya ang diablo, siya ang satanas na kalaban natin. Kaya sa panuluhay po natin, napakahalaga ang tanong kung saan kapanit ka ba sa laban nito. Amen. Kapag alam po nyo sa laban, napaka-importante po yung kinalang yung kalaban mo at kinalang yung kapag hindi. Kasi minsan, hindi mo marami, kapag hindi mo marami, kalaban mo pa. Amen? Kaya lang sabi ni Jesus Christ, nung lumapit sa kanya yung kanyang mga lagad, o Panginoon, ngayon na nga natin ng salita mo, babawalan ka namin sila, makikita natin sa akin ng Lucas chapter 9, verse 49. Babawalan ka namin sila! Ang sabi ng Panginoon Jesus, ang sabi ni Jesus Christ, ang lahat ng panik sa akin ay kakampit natin. Ang dalawang ilong wala sa ang kapanalig sa laban ko. Amen. Kapanalig ka ba? Kung kakampit ka ba ng katotohanan? Kung kakampit ka ng kasinungalingan?
sino pa ang susunod ng Diyos? Ako lang. Ako lang ang susunod ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang damo at ang kalaban ng isyeng ama at Kristi, ama ng susunod ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, ang lahat ng tatampi sa amin ay kapanalig natin. Makita ko natin ang sabi ko sa James chapter 4, verse 4. Na tinatampi at sinasabi ng Diyos kung sinutulong yung ipitutunin ng mga kaawal o kanyang mga kalaban. Sabi ko na doon, ang simulang pagnanalis na maging kaibigan ang sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Bago pa ko sa langit, ang tamaan ay umukul. Hindi ko dahil sa akin yun, galing sa salita ng Diyos. Amen! Ang sabi ng Biblia, ang sino man magnanais na maging kaibigan ang sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang minsan, ang sanlibutan, mamili ko ang pangunin ng buho, mapakalit ang buho, nakakalutok, maraming Kristiyano ang gumagala, ginagala ang mundo, ginagala ang sanlibutan. Oras na ginaya mo at tumula at gumawa sa sanlibutan, ang sabi ng Biblia, para ikaw ay nakikipag kaibigan sa sanlibutan, at ang Biblia ay sinasabi, pagkaibigan mo ang sanlibutan, kaaway ka ng Diyos. Ito yung mga lalang ng Diablo. Balikan na natin. Verse
Tarpeyo. Kaya isulutin mo ang palutin mula sa Diyos sa gayon makakatagal tayo sa pakikipaglaban pakikipaglaban pagdating ng masamang araw ngayon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay magtagparating ka tayo. Masin tayo. Sabi niya, ang ating mga kalaban ay mga gawa po ng mga nalang ng Diablo. Yan ang ating laban. Amen. Kaya kung makikita po natin, tinawag tayo ng Diyos, tayo po kaya tinatawag tayo born again. Hindi naman sa ating born again. Amen. Ang sabi ng Diyan sa Kulukuli, ang ipinanganak na muli ay makakita at makapasok sa kamalayan ng Diyos. Dapat natin malaman tayo lahat na tinatawag at pumapayag ka sa sasabing ikaw ay born again. Ipinanganak ka sa kaharian ng Diyos upang ipagpatuloy ang laban ni Jesus. Kung ating babasahin ang Biblia, ito ang dahilan bakit sinabi ko ang Philippians chapter 2 verse 6, ang ating Panginoon Jesus, iniwanan niya ang kanyang puno sa lalo, iniwanan niya ang karamitan. Ang sabi doon, bakit ang kanyang pagka-Diyos kanya ito iniwanan, nagkatawang tao at tunawag dito sa lupa. Ang layunin mo tayo, mga kapatid, kanyang pabuli sa katas na nandito sa lupa. Hindi lang para tayo ligtas, magbigay ang buhay sa atin na walang hanggang hindi. Ang isang dahilan, ang isang layunin pa, ang Diyos, ang ating Panginoon Jesus Kristo na nagkatawang tao, tunawag dito sa lupa, para kanyang galapin at takusin ang lapat sa demonyo. Kung nakita ko natin bago ang nakabuhay at bago ang matay ang ating Panginoon Jesus Kristo, sa kus ng Kalbaryo ang katangang sinabi niya, it is finished. Kasabay ko ron, nakita ko natin bumuluwag ang dugo ng ating Panginoon Jesus Kristo. Nakita natin sa pelikula sa Satanas sa pangunan ko. Amen. Natuno, dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo, kaya nga sabi ng 1 John chapter 3 verse 7, sabi mo ang salita ng Panginoon na kaya na napalito na ang tao upang wasain ang lahat ng gawa ng Diyablo. Nung namatay ang ating Panginoon Jesus sa Kristong Kalbaryo, nagay ang lahat ng mga ng kaaway pinagkatumpayan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Sabi ko makita lang, kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Tayo po ngayon, kung titignan natin ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 3 at 4, tayo tinawag na hawa o sundalo ng Diyos. Kung yung itong pupurge at papalag na siya tinawag na sundalo at hawa ng Diyos. Ano ba ang trabaho ng awa? Ano ba ang trabaho ng sundalo? Para magbigay po yung pagbigay po sa kanyang Panginoon. Walang karapatan ang sundalo kung gawin ang kanyang sarili. Walang karapatan ang sundalo gawin ang kanyang gusto. Kaya nga meron tayo sa pinag. Sabi nga, yung sabi niya, only words, no, 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 no. Kung tayo tinawag ang sundalo ng Kristo, wala na tayong karapatan tumanggi, wala tayong karapatan sa aming sarili. Ang sabi ko, ang sundalo at kanyang ginagawa ay para magbigay lugo sa kanyang Panginoon. Sundalo ba tayo sa Panginoon? Ang sundalo ng Panginoon ay mga tao na matapang. Hindi ka matapang nito. Nakamod ang Diyos ng Tuhan, hindi para lumaban. Bakit sinasabi yung matapang? Yung pasabi natin ang John, Matthew chapter 11, verse 8. Pinakailangan na tayo yung mga sundalo, mga kawal ng Diyos ay mga matapang. Bakit sa pagkasabi ng Matthew chapter 11, verse 8. Kapag ang Diyos ang nakangaral si Juan Bautista,
ng pangahari ng Diyos ay nandun nagpasimulang ang kaharian ng Diyos ay nagkaroon ng krisis. At nandun, ang kaharian ng Diyos ay inaaraw ng mga taong malakas at matatagal. Amen! Ang kaharian ng Diyos inaaraw ng mga taong malakas at matatagal. Salamat ang dami ng mga sinalo pagkakalit ng kaharian ng Diyos. Inaagaw ni Satanas ang kaharian ng Diyos sa maraming tao na umanap ng kaligtasan. Inaagaw ni Satanas ang kaligtasan sa maraming tao dahil hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, tayo inaagaw ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Inaagaw tayo para ating ipagtanggol ang kaharian ng Diyos. Alam niyo, tayo katapag-tanggol ng kaharian ng Diyos. Hindi naman katapag-tanggol, katapag-tara ng kaharian ng Diyos sa mga tao niya, hindi pa naligtas. Katapag-tara ng kaligtasan sa mga tao, hindi pa nakakilala. Tayo yung mga katapag-tanggol, tayo yung makawal ng ating Panginoon. Kaya ang ating laban ang mga kapatid, panglupok, ang laban natin ay laban ng ating pagsunod sa Panginoon. Sino po ang naniniwala ang pagsunod sa Diyos? Isang buhay ng laban. Amen. Ang pagsunod sa Diyos, isang buhay ng laban. Alam mo nyo sa buhay ng tao, napakaraming laban sa iyo. Lahat ng tao, lahat ng kumarating sa buhay namin, pasakit, darating sa buhay, problema sa buhay, yan ang tinatawag natin laban ng buhay. Ano? Hinaharap natin ang lahat ng mga bagay na kumarating sa buhay ko na pakikipagpaka. Ang buhay ay isang buhay ng laban. Higit sa lahat, tayo ang ating pagsunod at ang ating pagbilingkod sa Panginoon dapat natin malaman. Ito'y tuloy ng isang pakikipaglaban. Kaya ang maraming mga tao nag-umpisa yung hindi kami sa tulad sa Panginoon. Nag-umpisa na pakaraming nagsasabi mo sila yung tulad sa Panginoon. Ngunit yung tumakin na sila rin sa tulad ng laban, umalaw, ayaw nang lumanta. Amen. Nung una ang awit nila, Lord, ay upor tayo na itong Lord. Makan pa sila, inuupor, inahalan nila ang kanilang buhay nila sa Panginoon. Nung tumakas na lahat ang awit nila, Lord, I serve you, nung tumakas na lang, dumating ang labanan, dumating ang problema sa maraming buhay, dumating ang problema sa maraming Kristiyano, ang kinakasa nila, Lord, I serve you. Puro na, ayaw mo lumabas. Ang pwede yung bakit maraming mga tao na pagkamaray? Ang isa sa pinakahilan ng tao, bakit sila nagpapakamaray, ayaw na paano ng kahinapan. Mayroon na akong naalala ko nito sa Cabungan ng pagkamaray siya. Bakit? Kapag ang sabi, hindi ko sa mga isang pagkakamaray ng aming mga hirap na hirap ng kami. Ang sabi niya, ano ba kung ano naman natatanghalin? Napakarami larawan at katilan ng mga Kristiyano, mga taong sumusunod at nagliligod sa Panginoon, nung nakita nila ang laban, nung nakita nila ang problema, tumakayaw at tumakas sa sumusunod sa Tama. Amen. Isa rin mga tayo na ang sundan ng Diyos ay tala na tama. Amen. Maraming salamat sa mga kapatid.
inyong lumaban. Harapin ninyo ang laban, napakasarap lumaban. Yan ang damang-damang ipagyaw, kaya lang sabi niya, masabi ng namin niya, alam ko, matanda ka na, sabi ng nari, Tunisia, magpitiro ka na. Ano sabi niya ng Pacquiao? Alam ko, kapag si Pacquiao, ang gusto niya lumaban, kapag parang kay Pacquiao, napakasarap lumaban. Amen. Kaya, lang siya palaw eh. Ang isa sa kailangan, ang isa sa pinakamasarap, pagdating ng lumaban ay kapag ikaw ay ano. Sinipunin yung lumaban at ano. Kaya ang lumaban. Halimbawa na ipagkuntis ka, analo na ipagkuntis ka, analo na ipagkuntis ka. Napakasaya! Napakasara! Amen! Napakasara ang lumaban! Amen! Kaya lang ngayon isang tao, nung panahon ni Hibi Pakos, makita po natin, taong August 31, 1986, mayroon isang taong nakasuot ng kulay puti, bumaba sa China Airline. At kanyang bumaba sa aeroplano, bigla siyang binalik. Patay. Ang parang ay minor. Dahil sa minor ay gusto niyang kalapanan o gusto niyang matayo ng panibagong demokrasya sa Pilipinas. Dahil nandun ang pamamahalan ng Hibi Pakos magiging martial law, magiging diktador at mahal, gusto niya minori magkaroon ng kalayaan sa kalayaan ng Pilipino, kaya gusto niyang lumawa. Ang akakalim ng Presidente Marcos, ang akakalim ng namatay si Minoy, tapos na ang lawan. Namatay na si Minoy eh. Akala niya tapos na ang laban. Ngunit mga kapatid, mayroon po ang pangalan ng Dos Aquino at Kuri ng kanyang asawa. Itinatag nila ang grupo ng itawag niya ay ako. August 21 movement. Itinatag nila ito. Kaya atin nakita nakaroon ng People's Revolution, nagkaroon ng rally, nagkaroon ng pakikipagdala sa kansangan, nagkaroon ng maraming pulita, at meron kami na nakita po natin ang pagmamahalan ng King Marcos na kaya at napagkanihan niya sapagat may mga lalaki at babae lumaba sa kanilang hatay na kanilang ihinahan na dapat po naman ang mahala ng mga kapatid ang aming pagsunod sa Diyos ay sa uli ng pakipaglaran at bawang tayo na ipagpakunan ipaglaran mga kapatid tayo rin pinapakalaran ng Diyos. Kung titignan po natin ang mga tao na nakipagpala ng ito, lahat ng buhos ng buhay na nakalala sa ating bansa, hinihilala sila. Hinihilala sila bilang ng mga bayan. Ang ibigin na tayo ng momento ng ganas ng Andres, Bonifacio, Patapang Katao, nandyan si Hilda Binalbo, nandyan si ang mga tao, si Chan, at ang iba hindi momento nilalagay sa pera ng Pilipinas kaya na si Minoy nakalagay sa limandaan sapagkat siya hinihilala bilang bino bilang isang bayani sa kanyang pakikipagbaka sa demokrasya ng Pilipinas. Dapat natin makita mga kapatid, tayo ang nakipagbaka sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Tayo din hinihilala ng mga bayani sa pakalihan ng hindi sa lupa ang mga bayani inahanaana at inaalaala ng sambay ng Pilipino Monte mga kapatid ng sabi ng Biblia lahat ng sumusunod sa Panginoon sabi ng John chapter 12 verse 26, lahat ng sumusunod sa akin ang sabi ng Panginoon ay pararamalan at kung saan ating maroon ay narinig sila ang sabi ng Panginoon. Paralaan ng Diyos na ating kamasalanan, bawat ating pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang pagsunod kasi ka po sa atin, ang isa sa dahilan. Ang pagsunod na sa atin sa Panginoon ang dahilan ng bago, minsan ang balindi ng natin at hindi lang papatuloy dahil hindi nila
napakalala ang nakita niya sa ulo ng pakikipag bahag ng pagsulod sa Panginoon. Ang sabi ng mga Matthew chapter 16 verse 24, sabi ng Panginoon, ang sino ang ibig sumunod sa akin, pinuli na ulo sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang Diyos at sumunod sa akin. Ang pagsulod sa Panginoon, mayroon po na pagpasan ng Diyos. Amen. Hindi po po sinasabi malapit yung mga araw pagpasanin mo ang susunod sa sunod sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, ang pagsunod sa Panginoon may lupong natin at ang kalaban natin ang bigyan natin. Romans chapter 8 chapter 8 7 ito yung katalaga kung makikita po natin kung sino po yung kalaban natin sa ating pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, Romans chapter 8 7-8. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nauhumaling sa mga bagay na umuro sa naman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sundin. At ang nauhumal ayon sa naman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Alam po ninyo, sa pagsunod namin sa Panginoon, ang unang-unang kalaban natin, laman natin, sarili natin. Amen. Ang gusto ng sarili mo ay ang gusto ni Satanas. Gusto ng makalaman. Gusto ng makasalimutan. Yan ang gusto ng laman mo. Dahil sa patatang laman natin ito na iingi sa Espiritu natin. Dahil bakit yan ang iingi? Ang laman ito hindi ito papasok sa kaharian ng lahat. Alam po ng ito. Kaya ayaw na ayaw ng laman ang gumawa ng mga bagay loob sa Espiritu. Sapagkat kung pa sa Espiritu yung gawa ng laman, ang sabi niya, ayaw na ayaw niya. Kapagkat ayaw, ang laman na tumitin ng mga hindi papasok po sa kaharian ng laman. Ang pupunta sa kaharian ng laman ay yung po Espiritu at siya po natin na bigyan ng Diyos sa atin. Kaya yan ang kanilang kung bakit ito ang kalaban natin mismo sa pagsunod natin sa Panginoon. Kalaban natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi po ng Galatians chapter 5, 16-17, ang sabi po noon, ang ama, ang laman, ang Espiritu ng kalaban. Ang minanasa ng Espiritu ay laban sa Espiritu. At ang minanasa ng laman ay laban sa Espiritu. Kaya sa mga Panginoon, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ay dapat ang patungan sa ating buhay ng ating Espiritu. Magaling natin patungan sa buhay natin ng banal na Espiritu. Amen. Huwag tayo magpataya sa laman. Huwag tayo sumuko sa laman. Huwag tayo magpataya sa laman. Huwag tayo magpataya sa Diyos. Sa buhay ng laman. Amen. Ang ugot ng laman, pinitigilan ng sumunod sa Panginoon. Kaya nga lang ito isang halimbawa ang buhay ni Joseph. Si Joseph, makita po na rin na buhay na naging mabuhay sa kaharian ng Diyos. Na naging masumuloy sa Panginoon. Sa kanyang patuloy na paglilingkod sa Panginoon, dumating yung punto na dumating sa kanyang pinakamabigat na laban. Ang pinakamabigat na laban ngayon ay ang sabi ko doon sa Bihis chapter 39 verse 1. Bihis chapter 39 verse 1. Araw-araw, sabi ng Biblia, pinutusos niya ang asawa ni Potipar. Ang sabi ng asawa ni Potipar, pupus niya, parang awa mo na, sipinan mo ako. Araw-araw, ganun ang sinasabi. Amen? Doon ang pinakamahindi at pinakamahindi sa laban. Sa laban. Kaya ang kakmilan ng iba. Para na lumalaki sa mga, ito pa kayo.
Kaya makinig na ang tapos si Jose ang kapilan niya. Namintigan siya, tumalag siya sa katotohanan at kapilan ng Diyos. Nandun ang laban sa kanyang damanan. Hindi ko naman sinasabing baka si Jose. Ano kaya pakialam ng malaki baka sa inyo? Dahil araw-araw, sabi niya, pasiging na nga. Oh. Imposible, hindi na lang naman niyo si ganyan pagkalaki. Lalaan eh, lalaan yun eh. Makakapagin ang isang bagay ang ipinaglaban ni Jose ay ang pagsunod sa katotohanan, pagsunod sa salita ng Diyos. Ano ang sabi ni Jose? Hindi ko po pwedeng gawin. Bakit? Alam ni Jose ang mabuhay, alam ni Jose ang salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang ginawa niya, lumasal ng mismo ni Jose, pasipin naman ang ginawa ni Jose. Tumakbo! Amen! Pinakagmira ng iba. Sabi nila, yung pagkailan, ang kagmira nila, pagkailan nila, tumakbo siya. Pero pasunod pa ako ang amin. Pero sa siya, ang takot niya pa rin. Yung ang tunay laban. Amen. Yung ang laban sa salita ng Diyos, laban sa pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, sa tuwan namin, pagdating ng laban, sana ang takot namin pa rin. Sa tuwan namin, hindi takot pasunod at takot namin. Amen. Mga lalaki, sana pag tumaki ang pagkakataon sa inyo, ang mga nagbawal sa iyo, katulad ni Miriam, Miriam Pinilla. Ano ka pa ka? Ha? Marian? Sabi niya ba ito? Pasigil naman! Sabi niya, sana ang mga lalaki, ang takbo namin, para nagbibig pa ka. Napis kayo! Ang takbo natin, pagyaw hindi pangate. Amen! Yan ang tunay na lang sa kaya ng Diyos! Kaya ng politika at kaya ng paglawa ng kanyang sarili. Paglawa at paglawa ng mga nasabi ng Biblia. Ang bawat na hubungan sa bawat ng mga ay kaya ng Diyos. Kaya ng Biblia, kaya ng mga kapatid, napakaganda ng mga lawa sa Tuhan ng Diyos. Siya rin. Kumara sa kami ng laban ng iyo. Amen. Pangkuli ko, pangkuli. Pangkuli. Hindi mo nakita ko yung uwasan ng saan. 10:25. Pangkuli. Isa po ang tawa sa isang sasagdano sa Roma. Ang nakakilala sa Panginoon. Dahil ang puno, ang sarap po dyan ay napakahimpit yung nila at parang nabahay ko sa kanila lupo Kristiyano ng lupo na Kristiyano ng Panginoon. At parang nabahay po dyan yung magpasaka sumunod sa Panginoon ng pasangin. Kaya ang lupo ng mga nangang palatya dahil po sa kainilan ng mga sundalo nito ay nagpasya po silang hibigin na po yung kanilang pagtitipo. Itigin naman na yung kanilang pinusin pagsamba at pagsunod sa Panginoon. Ang ginawa po nila dahil doon sa kanilang iisang Biblia na napakamahal nila pinagmamalit na iyan nila yung Biblia pinagpilas-pilas at pinamahalin na lang sa bawat isa. Isang matandang babae na punta sa kanya ito ang John 3:16. At ang babae, matandang babae ito araw-araw mayroon po siyang uras na pumunta sa isang bitbit na lugar. Ang ginagawa po niya, pinabasa niya yung John 3. Kapatapos niya masamid, siya ay nananamin sa lugar na yun. Sa kasamang palad po, mayroon po isang sundalo na nananamin sa kanya. Nahuli siya, nananamain at nabasa ng mapirasong papel. Ang sabi ng sundalo, Kristiyano ka,
nagbabasa sa mga Biblia. Ang dalaw ko, parang hindi siya maktong, ano, ang ginawa mo, ang papirasong papel. Kailas na, dyan siya kung hindi siya mabili. Parang hindi makita ng sundalo. Yung ang sundalo ko, ang ginawa ko niya para mapaanin ay pinipilit niya kung mapaanin na siya ay isang Kristiyan ng isang kanyang bagay. Pagdating ng sundalo, nanarami tayo, isang mga Kristiyan. Ang sabi niya, itinayo mo si Kristo o mamamatay ka. Ang babae ng muna, umingit tayo ng mga Kristiyan sa buong patuloy. Sabi, itinayo mo si Kristo o mamamatay ka. Hindi umingit yung babae na nakinig ako sa mga buong sa kanyang mga ang sundalo, ang sabi na paulit-ulit niyang sinabi, itinayo mo si Kristo o papatayin niya. Hindi umuwi. Ang sundalo ay ginawa niya sa pinagod po siya namin. Dahil bumuwi ng matandang baka. Nung nakita niya gumagawa pa ulit, sinundan niya, pinagod niya pa rin. Pag-uwi ulit ng baka. Basta ako pa, tubuhan. Hanggang sa lapit ang nasa, hanggang sa kung hindi na ako hanggang sa ang pagbabalik ko'y magpapakit niya ng hindi at may napas na yung kapulasan ng pagbabalik. Nakakalang ang pagbabalik. Hindi niya pininayin si Kristo. At sundalo ito'y nagtaka. Bakit? Sa tanong ng babae, sa isang matang babae na yun, mas gusto niyang makakalang, mas gusto niyang matalo ng ngayon kaysa itinayin niya lang si Kristo. Isang salita at ang pwede siya sana mabuhay. Ngunit hindi ko na salita ang babae. Naging pare sa sampulo sa sundalo, kaya ang ginawa po niya, pinuloy po ngayon pa rin. Pinulot niya yung papel, ngunit sa kanila, at paulit-ulit na rin pinasa ang dalang na pwede. Napasa po ng sundalo, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanibuhan. Paulit-ulit hanggang ang sundalo nito, hindi niya naman mamalayan. Hinubunit na kapasya ng salita ng Diyos. Sa magaling salita, makakilala siya sa Panginoon, nabuhay siya. Isinubunit lang ng pag-ibig sa dalawang sa Roma. Nalaman ito ngayon ng impero, nalaman ng mga tagapamahala, ang ginawa ko ng tagapamahala, pinawa ko ang sundalo ko. Ikinulog, pinapakasahan at ang sabi sa kanya, itinayin mo si Kristo o papatayin ka naman. Ang lalaki ito, natanim sa isip niya, kung paano yung babae, na magandang babae, mahinang babae, nagawa naman, hindi na si Kristo kahit sila matalag sa mga ako pa kaya kasundalo, lalaki, lalaki. Paano hindi ko ako yung isang Kristiyan sa mga sundalo? Kaya kahit anong kayong tapukpo, kahit anong kayong kapapalusa sa sundalo ito, na nandiyin ang kanyang ambisyon, hindi ko na ako sila sabi niya, magbunin ko ako sa Diyos. Hindi ko ginagawa si Kristo. Nag-isip na yun ito mo. Nag-isip na yun ito mo. Tagapapakuha sa Roma na kung ano ang kanilang nagawin para mapasuko nila. Para kanilay nila ang Panginoon. Mayroon po ito na may sumara. Ang ginawa ko ng tagapapakala sa Roma. Kinuha ko yung mga anak na lalaki. Dinala sila sa isang mundo at pinagpuhay ng sundalo. Habang pinagpapuhay ng sundalo kasama ng mga sundalo, habang naghulay ka, mag-isip ka. Kung iinigay mo si Kristo, pinagpuhay ka. Ang tao nito, hindi siya tumigil ng pagpuhay dahil ang isip niya, bukod sa isip niya, hindi iinigay si Kristo. Hindi itatawa si Kristo. Yung umabot ko sa hanggang ng buhay na pinapahukay ng mga sundalo, tinawag nila buhay na nalaki. Sabi na, iinginay mo si Kristo kung babalik mo ko o babalik mo ito ng hanggang at iinginay mo si Kristo.
natawid sa isip niya yung babaeng namatay na hindi ininilay si Kristo. Sa kanyang buhay, ganun din ang sabi niya, lalaki ako, bas, kaya ko gawin ang ginawa ng babae na ito. Paulit-ulit ang sabi ng sundalo, hindi ininilay mo si Kristo o ano na yung anak mo. Ang sundalo, parang ginagamukan yung kanyang bigit. Napakasakit para sa kanya. Mamatay yung anak niya dahil sa kanya. Alam po ninyo, ang sabi ng sundalo, ipinay mo si Kristo o namamatay ang anak mo. Ang sundalo makasasalita ng sana. Dahil ang sa kanyang buwan, ayaw niya na kumaari, mamatay ang anak niya. Ayaw niya na kumaari, ang sabi ng anak. Nung napansin ko yung anak, hindi niya na si Kristo. Sabi ng anak niya, sumigaw. Tatay! Huwag mo binigay si Kristo, sabi niya. At pinagay mo na kayo ngayon, sabi niya. Sa namin na lang tayo makikita pa si ikaw, paiyak kong bata, sabi niya, tatay! Huwag mo binigay si Kristo. Ang wala nang hindi nakikinig, hindi lang salita, ang narinig niya, tumutok, malingaw na mga kami. Nakita niya, bumaksa, bumaksa niya, doon sa buhay. Mga kapatid, ang sabi ng anak niya, ang bumaksa ng mga kaitan ng buhay, makikita niya ang tayo sa akin. Tumutok kayo, ang isang kapatid, tumamakas na sila sa akin, hindi naman sila sa akin. Kapatid, mga kapatid, yan ang laban ng pagsunod sa Panginoon. Ang laban ng pagsunod sa Panginoon, katulipas sa Panginoon natin. Maaaring gagawin tayo sa mundo ng pagkakataon, mayroon tayo, naihihigaw tayo. Isang pagkakataon tayo para hindi tayo magpapuloy ng hihingan kung hihingan natin si Kristo. Kapatid, huwag na huwag natin gagawin ay suko at hihingan si Kristo. Hindi na yung pag-ibig ko sa akin. Ang iba na namatay tayo sa katawang ito na Kristiyano dahil ang pag-asa natin buhay na wala na sa akin. Kaysa mamatay ka naman, ibigay mo si Kristo ang hantunan mo, yung perno na kapawag sa akin. Niya mo ng Diyos para sa akin. Kaya mo na ako. Hallelujah. Para sa pagkakataon na ito,